jali di sana. Jali di peringkat ini. Pero pa rin, no? Ay, store ko, ha? Thank you. Ako. Ayan, kain na tayo. May nakita yung ating puna. Ayan, maghapon yung ano. Ganun kaya ang kain mo. Nag-agyo, guys. Maulan yung lakas sa labas? Not really. Sumila naman. Sumila. Sumila. Saan ba kayo? Sa Pinas po o dito? Dito. Lahat tayo sa Pilipinas. Lahat tayo sa Pinas din. Saan kayo sa Pilipinas na lang? Sige. Para sa Santa Rosa. Gusto Santa Rosa, Laguna. Magkakasama kayo? Hindi po. Laguna. Tagalog kayo. Oo. Tagalog kami. Tagalog ka rin, te. North siya. Luzon daw eh. Luzon, pero banda? Tagalog si ate, isang ka? Hindi Tagalog si ate. Kapan yan? Halata, no? Luzon at North sa party na. Bakit halata po? Hindi naman masyado, pero pag sinayang Luzon, yung Luzon na eh. Ilocano. Ilocano ka po din? Oo. Pero yung Laguna? Ay, hindi. Laguna siya, ano ako. Kalookan lang ako. Tagaan lang ako. Bye. Oo, oh, nangilanggap niya na. Ano ba, Ilocano ka? Ilongga, Manoy. Oo, oh, Ilongga, amin siya. Eh, bakit? Sabi mo, Ilocano ka daw. Oo, oh, oh, si Dodong, Ilocano. Saan? Ah, si Dodong. Oh, nag-mix pala si Dodong si tsaka si Indal. Si Karen ba? Sa ano? Tadayan. Saan ka? Sa ano po? Pandon. Pandon. Opo. Ilocos Sur. Sur, di ba? Opo, ang dami nila doon. Pero tagataan ka talaga, Ten. Pwede ako sa Manila, Nogaliches, Pasig, Marikina, Quezon. Ang dami mo palang bahay. Pati na nga, paampunin na. Pwede paampun. Mga relatives. Tinuan. Parent ko na sa Cagayan. Lolo ko naman sa Ilocos, Norte. Kaya, huwag mo sabihin sa Hong Kong, marami kasing bahay dito. Isaya sa, ay oo, oh, oh, dito. Sa tagal ko na dito, marami na. Kaya, marami ka ng boarding house dito. Boarding house ko sa Central. Saan? Matagal ako, 10 years ako sa Cosueve. Central naman dyan sa... Oh, meron, magpaupa ka na rin. Yung isang matanda, ano, Kapampangan, nagpaparenta siya. Dyan kami. Dati ako, sa 10 years ko sa amo kong stay out noon. Ano, buti may amo dito minsan nakapa-stay out. Kadalasan stay in. Stay out ako sa amo ko dati. Kaya lang kanta? Aba. Stay out ako noong 14 years, kinakadala ko kong pinsan. Kasi nang anak ba, nagkasawa. Ito yung ano yan, ito yung ano, yung para magbukas mo, mayroong gano'y tawol. Kaya nga eh, ito ano. Kaya ito yung chicken, di ba? Kaya pala, hindi mo pinili. Hindi, mas gusto ko talaga yan. Yung chicken. Tandon yun, yung mga kasama ko sa grupo ah. Kasi guardians kami. Yung tandon yun, si Belia ko nakikig grupo ko sa... Ito ng tuwalya. May pinsan din ako sa Bisaya ba? Gabi, kakain na sa... Mama ko Bisaya. Mga Waray din ba? Sa may Southern Lady. Ah, Cebu ang mama ko eh, pero hindi ko alam kung saan sa Cebu. Kasi alam ko mama ko Cebuana. Dahil sasalita siya na Cebuana. Marunong. Kasi ang uncle ko? Hindi, ikaw yung nakatayin. Hindi. Kaya nga, hindi naman kasi ako dinadala dun sa probinsya. Ang layo kasi ba Mindanao? Hindi, minsan kasi pag may once na nagsasalita ang mama mo. Nang... Eh, sino naman ang kausapin niya na Bisaya? Eh, ang tatay ko, Bicolano. Ikulano na kaisindi ako kasi madalas ang mga side ng papa ko pinuto na sa amin. Ang side ng cancer. Sa ano papa ko Albay. Ang side ng nanay ko dahil malayo, di ba mag-isip sila Mindanao, hindi sila makapunta sa amin. Eh ang Bicol, di ba bus lang? Kaya nakapunta. Kaya mas close ko ang side ng tatay ko ng mga Bicolano kaysa sa side ng nanay ko ng mga Cebuana. Eh ang uncle ko naman, Sundalo. Doon siya napangsawa noon, napagpag siya doon. Tawa ka noon, patay na siya, na-accident siya sa motor, hindi naman sa bakbaka. Doon siya, napangasawa din sa Bisaya. Pero... Nakapabuta sila sa Manila nung nag-claim sila kay, ano, sa uncle kong namatay. Sa Krabi.
Oo, no? Pwede yun, eh, no? Makakakalim yun, eh. Kahit niya, ano, kahit hindi namatay sa laban, kahit saan lang. Oo, matiyo. Sundalo, may sundalo, may mga benefits na. Mamatay na, ano? Saan matay? Ano siya? Gobyerno, eh. Ang nasa operasyon. Oo. Nagtaw ka na dito sa HK? Nagtaw ka na dito sa HK? Sagot na lang ka na sa Ay! Ay ano na yan? Maano na yan? Ano na? Kami 3 years pa rin. Palasyo na ako sa Pilipinas sa bahay niya. Okay lang naman. Ang binabayaran ko kasi yung kondo. What? Hmm? Katira sa kondo. Langit. Hindi ko gusto pero binibenta ko. Kapag mayroon parang sabay-sabay. May binabayaran akong pension plan. Mga ganon. Tapos nag-aaral ka. Mabayad ka ng ganito-ganyan. Parang ang dami ba? So, kumbaga, tinutok ko lang yun. Kasi ang sabi sa akin noon, investment. Kaya mga OFW, kaya yung bayarin. So, kumbaga, ang habang ginagawa ang building, 3 to 4 years na down payment habang ma-ready na ma-occupant, ibebenta nila. Yun ang salita noon. Ibebenta nila. Kumbaga, ako lang nag-reserve ng unit. Pagkatapos niyan, ibebenta nila. Sila ang anong magbenta rin. Ibalik yung pera ko plus the interest. Yun lang ang usapan. Not the, to the point na babahayan ko siya or something. Gusto ko yung ano. Kumbaga, investment lang yun. Kumbaga, yun ang inauno kong target ko noon. Kumbaga, nag-invest ako, pera ko. Kumbaga, ang pera ko nandun. Pero kung sana ngayon, tapos na ang apartment, ready to occupant na. Although nakita ko kasi sa Makati, it is genuine. Okay siya. Ang kaso nangyari, hindi naman na sila mag-bayar. Tapos na yung down payment ko. So yung ginawa mo, sabi nga, pwede nyo naman i-loan sa banko. Yan ang nangyari. I-loan mo siya. Pero nilong ko na. Nilong ko na para lang bayad na ako. Kung wala sa banko na ako nag-ano. Otherwise, kung ititigil mo, wala makakuha eh. Kung ititigil mo, it's like 10% of your money. Talaga makukuha. Kapag nagtapon ako ng pera, so hindi pwede yun. Hanggang sa ano, kaya ko naman bayarin. So, itigil ako na sige, bayan ako. Ngayon, kung makahanap ako ng bayar, let's say, makahanap ako ng ano, broker, pwede kong maipasa, saluhin na lang, kung baga saluhin na lang. Bumalik lang yung pera ko. It's like a million yung pera ko. Siyempre, million na yun nandun na binuhos ko ba, down payment ng down payment. Ando na pumapasok. Ngayon, nagbabayad ako ngayon sa banko. Yun lang ang istorya. Kung baga sa sales stock is, mga OFW, kaya yung bayarin. Kaya sa kaya, ang bayarin. Katulad ko, wala naman akong anak. Wala akong anak eh. Kaya sa kaya ang bayarin. What is 8,000? Tumutulong ka lang sa mga pamangkin na. Oh, what is 8,000 bayarin pamangkin? So, ngayon, anong nangyari? Kami na ang bahala pag ready na yung, eto kasi ah, pag ready na ang bahay na matirahan, kami na magbahala sa buyer. Kumbaga, silang magbenta. Ibalik lang yung pera ko. After that, ibalik yung pera plus the interest. Yun ang naano ako na inganyo. Eh, hindi naman eh. Kung after ng ano ng bahay na ready na totoong yupan, ang mangyayari is sunod na ano is i-loan or i-cash mo yung ano. Eh, wala naman akong pag-cash. Thank you.